Tapos na ang kampanya at nabilang na rin ang mga balota. Kaya may nanalo na! At mga babae po sila, tatlong mga simpleng nanay noon na tinanggap ang hamon ng serbisyo publiko. At ngayon, mga ina ng kani-kanilang mga bayan. Handa na raw nilang patunayan ang kanilang galing at husay kahit sila'y mga bago lang. Ang mga pangako at plano nila, ngayon na binigay na natin ang boto natin sa kanila. Tara na at kumustahin natin dito pa rin sa upuan ng katotohanan ang First 100 Days ni Mayora. Mahabang panahon sa ating kasaysayan na dominado ng mga lalaki ang politika at serbisyo publiko sa ating bayan. Supporting cast lang noon ang mga babae ng kanilang mga mister na politiko. At alam nyo ba na maging sa pagboto dati ay walang karapatan ng mga babae? Pero noong 1937, nagising ang kabaro ni Gabriela Silang at ipinaglaban ng karapatang bumoto at maihalal sa isang plebisito. At ito ay nanalo. Mula noon, unti-unti nang nakapasok ang mga babae sa politika. Corazon Tuwanko Aquino. At sa unang pagkakataon noong 1986, nagkaroon na rin tayo ng unang babaeng pangulo, si Cory Aquino. Malayo na nga ang nilakbay ng mga EBA sa politika. At ngayon, namamayagpag ng mga leader sa iba't ibang posisyon sa ating kasalukuyang pamahalaan. Tulad na lang sa San Fernando City, Pampanga, ang Christmas capital ng Pilipinas dahil sa makukulay na mga giant paroles. Kilala ring lugar bilang culinary capital of the Philippines. At for the record din, sa unang pagkakataon, inihalal ang isang babaeng mayor sa lungsod na si Vilma Caluag. Pero ang nakalulungkot, wala daw palang pampublikong ospital ang San Fernando. Kaya walang mapuntahan ng mga mahihirap na nagkakasakit. Ito ang gustong bigyan ng solusyon ni Mayor Vilma. Malapit kasi sa puso ni Mayor Vilma ang mahihirap dahil alam niyo bang isang modern Cinderella pala ang life story niya. Lumaki siya sa hirap sa kanilang barangay sa Dolores, San Fernando, Pampanga, kung saan ang kanyang ama ay isang tindero ng yelo. Nagsipag at nagtiyaga, iginapang ni Vilma ang sarili mula sa kahirapan hanggang makamta ng tagumpay sa pagninegosyo. Sino ang mag-aakala na ang dating batang ni hindi makabili ng sariling laruan noon, multimilyonarya na ngayon. May-ari ng isang malaking ospital, hotel, eskwelahan at iba pang mga negosyo. Nahasa rin sa politika si Vilma dahil sa pagiging kapitana sa Dolores sa San Fernando. Pag barangay captain ka, chief executive ka rin. Ikaw yung nagmamanage ng pondo, kaya parang same lang, pero bigger version itong sa mayor kasi lahat tinitingnan mo. 2019, unang tumakbo si Vilma bilang mayor ng San Fernando, pero natalo siya. Hindi nasiraan ng loob. Sumubok at nakuha na nga niya sa wakas ang kanyang pwesto ngayong 2022. Overwhelmed and at the same time pressured, syempre. Kailangan makapag-deliver tayo sa mga pinangako natin dito sa siyudad ng San Fernando. Sito it, hindi ka magkakamali. Kasi iba yung sa private. No? Kailangan maging maingat dahil hindi natin pera to. Pero sa kabila ng pagiging busy bilang ina ng San Fernando, hindi pa rin naman niya nakakalimutan ang mag-relax paminsan at gawin ang kanyang paboritong pastime, ang magluto. Hello po mga friendship! Iluluto ko para sa inyo itong Kapampangan dish na pangat. Luto na po! Tutok siya ngayon sa kanyang mga proyekto, lalo na sa kanyang first 100 days in office. Wala pa kasing gumawa sa mga past administration dito na naging mayor dito sa San Fernando, yung nag-focus sa healthcare. Kasi dahil sa hospital nga ako, so yun ang mga pinangako ko. Free hospitalization sa mga senior citizen, free chemotherapy sa mga less fortunate nating cancer patient, at saka free dialysis center. Sinasabi
ng iba, suntok sa buwan daw ang mga programa ko. Pero hindi, kasi katatapos ko lang ng dealings ko dun sa proponent. So, no cash out from the city and no balance billing from the patient. Plano rin ni Mayor Vilma na pasiglahin lalo na ang turismo dito. Kailangan maramdaman ng mga bumibisita dito at ng mga Fernandinos mismo na, ito talaga yung capital city ng Lantern, di ba? So, yun, makikita ninyo yung kaibahan yan. Siyempre pa, gusto pa rin niya na i-highlight ang galing sa pagluluto ng mga Kapampangan. Ipopromote natin yung mga Kapampangan dishes. So, yung Kapampangan naman, mga simple lang naman yung luto, pero talagang masarap. Naniniwala si Vilma na ang first 100 days niya bilang mayora ay trial and error pa lang para mas mapabuti niya ang kanyang liderato. Kung lahat po ng mga pinangako ko sa'yo, sa inyong mga kabalen ko, magagawa po natin lahat yon. Marami pa po kayong aabangan. Pagdasal niyo lang po ako at syempre magtulungan po tayo. Mula sa puso ng Pampanga, kumustahin naman natin ang Kapitolyo ng Pilipinas, ang Maynila. At sa apat na siglo, sinubukan ng mga lalaking namuno rito na sugpuin ang mga problema. Kahirapan, droga, kriminalidad. Ngayong 2022, sa unang pagkakataon, isang babae din ang nabigyan ng pagkakataon na pamunuan ng Maynila. Ang bagong alkalde ng lungsod, si dating Vice Mayor Hani Lacuna. Doktora, ina, isang babae. And Mayor Hani Lacuna is in the house! Wow! Ang tanong ko, meron ba pagkakaiba talaga kung lalaki o babae ang isang mayor ng isang major city sa Pilipinas? Sa tingin ko, wala naman po, Ms. Karina. Siguro yung perception lang ng mga tao na there's a difference between a female and a male mayor, lalo na po sa Manila. Kasi for the longest time, for 451 years, ang Manila po ay being ruled or run by a male mayor. Right. Bakit sa palagay ninyo naging ready ang mga Manilenyo sa isang female na mayor? Siguro po nakita nila yung capability ko. I was given the chance by then Mayor Isko Moreno to shine, especially during the pandemic. Kataon lang po, doctor ako, very timely during the pandemic. And si Mayor Isko talaga treated me as a real partner. So that is very seldom na nangyayari po sa ibang mga cities na nakikita po nila ang mayor at ang vice mayor work hand in hand. Siya na ang mayora. Sa kanyang mga balikat, nakaatang ang mga dapat gawin sa Maynila. Pero syempre, sa kabila ng pressure at stress, may time pa rin naman palang mag-unwind itong si Mayor Hani. Astig ang libangan ni Mayora. Pero akalain mo, may pagkakikay din naman pala siya. What's with the hair? Talagang mahilig po ako magpalit-palit ng buhok. But this one, they call it parang ash blonde yata. Yeah, so they stuck with me when I do my own work. Kahit sa kalye po, sinisigawan na nila ako, Vice, doktora. Maliban sa hair, aba may sariling tatak din si Mayora Hani. Tagline ko po is kalinga ng isang doktora, pagmamahal ng isang ina. So, doon po nakikita nila ngayon yung difference kung babae po ang namumuno, mas parang mas nurturing, mas personalized. Sa kanyang first 100 days bilang mayora, back to basics ang gustong isulong ni Mayor Hani. Ang una-una ko po talagang tinutukan yung kalinisan. We started with Manila City Hall. So, naglabas po ako ng isang executive order na every Friday po is cleanup day. Makikita niyo po yung difference pag naglibot po kayo ng Manila na malinis na po ang Manila ngayon. Yes. And one more thing, pinalalakas pa po namin ang aming health services. We have 6 hospitals. Pinupuno po namin ito ng mga gamit. And yung
bubuksan na po naming bagong ospital ng Maynila na talaga pong mga state of the art. Dahil natengga sa pandemya, syempre turismo din ang isa sa priority ng First Lady Mayor ng Maynila. Ang ganda ng lugar na ito. Hindi ko akalain na meron na palang ganitong lugar dito sa Manila. Parang ngayon ko lang nakikita ang Manila na nagiging parang millennial friendly. Magtutuloy-tuloy ba ang ganitong look or transformation ng Manila? Magtutuloy-tuloy po ito, Ms. Karina. In fact, hindi lang po itong area na ito ang dinidevelop namin. Marami pa po kaming dinidevelop na ibang areas in Manila. Kasi when you go to Manila, normally po nagiging ano lang siya, stopover. Hindi po siya nagiging destination area. Ngayon po gusto namin ibalik na yung dating Manila na nagiging destination at hindi lang po inside Intramuros or hindi lang po Luneta but the entire Manila area. Kabuhayan at hanap buhay ng mga Manilenyo ang isa sa mga hamon na haharapin ni Mayor Honey sa susunod na 3 taon. Sa tingin ko po, pinakamalaki pa rin problema ngayon yung kawalan ng trabaho. Doon po kami talaga nakatuon kasi naniniwala po kami kapag nabigyan ng trabaho ang tao, mas marami pa po siyang ma-achieve, mababawasan pong krimen. May panawagan si Mayor sa kanyang mga kinasasakupan. Ang inyo pong pamahalan ay nandito lagi kaagapay niya. Pero sana po maging partner din po namin kayo. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. Sa kalapit lalawigan naman ng Maynila, tayo papasyal. Ang Giginto, Bulacan, na kilala bilang Garden Capital of the Philippines. Iba't ibang uri at nagkagandahang mga halaman, dinadayo ng mga plantito at plantita rito. From third-class municipality, isa na ngayong first-class municipality ang Giginto. Pero hinaing ng kanyang mga kababayan, problema pa rin sa pagbaha at pag-asenso. At sa kasaysayan ng kanilang bayan, sa unang pagkakataon, isang babaeng mayor din ang namumuno ngayon sa susunod na 3 taon sa mga taga-Giginto. Meet Mayor Agatha Agay Cruz. Pagpapatunay lang po na talagang tanggap na rin sa lipunan natin na tayo ay pangunahan, paglingkuran ng isang babae. Ang babae kasi consensus builder, naniniwala ako. Very open to the suggestions of others. So, yan yung, I think, isang perspective. Tapos, ang babae, meticulosa. Madami, no, sa pagpaplano, lahat iniisip. Very detail-oriented. Hinahalintulad ni Mayor Agay sa pagmamahal niya sa kanyang tahanan at mga kapamilya ang kanyang pagiging mayor ng Giginto. Mula sa ano yung pinaka-importanteng concern sa bahay, ang trabaho, kaligtasan, pagpapalaki ng mga anak, ina ng bayan. Kamusta po yung meeting natin? Nakakaisang daang araw na sa pwesto si Mayor Agay. Pero so far, so good naman daw ang experience niya. Pero kung minsan, nakaka-stress din daw talaga ang trabaho. No problem, dahil alam ni Mayora kung paano mag-distress. Laging merong umaga kay ganda. Umagang kay ganda ang hangad ni Mayor Agay sa kanyang mga kapwa Bulakenyo. At ang kanyang inspirasyon, si Congressman Boy Cruz, ang kanyang ama at sinundang mayor ng Giginto. Lagi ko talagang sinasabi, yung gusto ko ay pagpatuloy, yung mabuting pamamahala. Punong-puno ng magandang plano si Mayor Agay para mapaganda ang buhay ng kanyang mga kababayan. Ang aking focus lagi ay una, pagpatuloy na kaunlaran sa bayan namin, pagbibigay ng trabaho. Gusto ko para sa amin ay makapagbigay ng mapagkalingang serbisyong panglipunan. Gusto ko bumaba sa mga barangay, mapagpadami po ng mga rural health units. Maramdaman nila magpagawa at magpailaw ng mga lansangan. Pero hindi naman daw nakapiring ang kanyang mga mata sa isang malaking problema sa kanilang bayan. Yan ay ang pagbaha. Iba't iba po ang aming mga plano, iba't iba yung mga approaches namin. Meron yung approach na everyday, kumbaga maintenance, pag-purchase ng mga trucks,
garbage trucks para siguraduhin na mabilis yung at effective, efficient yung collection natin ng basura. Paglilinis ng ilog, lagi kaming nagdi-dredge ngayon. Sinisigurado na binabalik natin ang natural na daloy ng tubig. Problema pa rin daw ang droga sa kanilang bayan. Pagkalinga ng isang ina, ang sagot dito ni Mayor Agay. Ngayon po, balak po natin magkaroon tayo ng programs para magkaroon ng sports clinic kasi naniniwala tayo na yung sports, hindi lang niya natuturo yung pagiging competitive o basta laro lang, yung discipline, lalo na pati yung pagpapahalaga sa katawan, pagiging healthy. And ako, naniniwala ko, yun isang magandang way para to combat yung mga ganong klaseng bisyo na matututunan ng mga kabataan. Siyempre, patuloy daw na pamumulaklakin pa ni Mayor Agay ang pagiging garden capital ng Giginto. So, nagkaroon na po kami ng isang iLab Giginto, isang laboratorio po yan, ng mga halaman, innovative tissue culture. So, yun po yung aming sinisikap na ma-establish, na simula na po namin. And siyempre, patuloy po yung celebration namin ng aming Halamanan Festival. Blessing daw niyang itinuturing ang kanyang first 100 days dahil ang dami ng natutunan at nalaman, pero alam niya, mahaba-haba pa rin ang kanyang termino na dapat punan at harapin sa kanyang bayan. Every month, kailangan lagi akong may activity targeting those different concerns. After my term, ay masasabi nila na umasenso yung buhay nila. 100 days na ang nakaraan, pero may mahigit 2 taon pang haharapin ang ating mga mayora sa San Fernando, Pampanga, sa Maynila at sa Giginto, Bulacan. Ang tanong, kaya ba nilang tuparin ang mga pangakong binitiwan? Ngayon natin masusubukan at patuloy na tututukan ang galing ng mga first-time mayorang sa pamumuno. Good luck and God bless you sa pamumuno ng inyong mga kinasasakupan. Nalulun sa masamang bisyo, ang droga, napariwara ang kanilang mga buhay, itong nakilala naming magkasintahan. Pareho silang nakulong sa masalimuot na sitwasyong mayroon sila ngayon. Paano nangyari na naipaglaban nila ang wagas nilang pag-ibig sa isa't isa? Sa likod ng mga rehas na bakal, wala nang atrasan sina Joseph at Jenilyn. Road to forever dahil tuloy-tuloy ang kasal sa kulungan. I do. Swerte nang maituturing ng isang tao kung isang araw ay masabi mo ito sa iyong the one. Sino ba naman kasi ang hindi nangarap na maikasal sa taong pakiramdam mo ay tadhana mong makasama na habang buhay? Tulad ni na Joseph at Jenilyn ng San Juan City. Para sa kanila, true love ang kanilang nararamdaman. Sila raw ang patunay na talagang my forever. Kahit ano, hahamakin. Masunod lang ang sinisigaw ng kanilang damdamin. Walang mga rehas na bakal ang kayang magkandado sa kanilang wagas na pagmamahalan. Dahil sa loob mismo ng kanilang mga kulungan sila nagpakasal. Isang mala Romeo and Juliet na love story ito. Nagsimula ang lahat para kay Joseph at Jenilyn sa isang simpleng sulyap na buo ang lahat. Maganda po siya, maganda. Chinita, maputi. 2019, madalas bisitahin noon ng dalagang si Jenilyn ang kanyang ama sa loob ng kulungan. Sa bawat dalaw niya, wala siyang ideya na lihim na palang inaasinta ni Cupido ang pana para sa kanya. Paano ba naman kasi sa parehong selda kung nasaan ang tatay ni Jenilyn, nakapiit din noon si Joseph dahil sa kasong paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa pagpasok ng 2020, pansamantalang nakalaya si Joseph. Kalaya po ako sa pamamagitan po ng probation. Sa maikling panahon sa labas ng selda, muling nagtagpo ang landas ng dalawa online. Parang mga teenage lovers, nagsimula sa getting to know stage. Wantusawang puyatan sa chat ang nagpakilig sa dalawa. Hindi nila namalayan, nahulog na pala sila sa isa't isa.
Nung nagte-text na po siya sa akin, iba na po yung pakiramdam ko nun eh, na parang meron gustong ipahiwatig tong babaeng ito. Kahit hindi ko na siya sinasagot minsan, gumagawa siya ng way para karoon kami ng pag-uusapan. Sinabi ko sa kanya na, pwede ba akong dito matulog? Sabi niya, sige. Sabi ko, dito ako matutulog, hindi na tayo maghihiwalay. Pumayag naman siya. Sa tagal ng pakipot ni Joseph, sa huli, siya ang bumigay din. Kasabay nito ay nagdesisyon ng dalawa na magsama. Sa kanilang newfound love, araw-araw anli ang lambingan ng dalawa. Halos tupukin na ng mga langgam ang kanilang bahay sa sobra nilang kaswitan. Kaya kasi yung taong bago ko pa sabihin yung kailangan ko, nararamdaman ko, alam na niya. Yung talagang mararamdaman mo yung kabiyak, totoo pala yun, yung salitang kabiyak mo. Na kapag nakakaramdam ako ng lungkot, mas parang nalulungkot siya. Yun nga lang, lahat talaga ng sobra ay hindi maganda. Ang pagmamahal ni Jennylyn kay Joseph, umabot na sa pagkonsinti kahit na sa mali ang ginagawa nila. 2021, sabay na naligaw ang mga landas ng magkasintahan dahil pareho silang nalulong muli sa droga. Nang makalaboso, sabay ding nabago ang ikot ng kanilang mundo. Kung noon na nasa labas sila, halos hindi mapaghiwalay. Dito sa loob ng kulungan, ang malalamig na rehas na mismo ang nagiging hadlang para sila'y hindi magkakitaan. Kapwa nangungulila sa halik at yakap ng isa't isa. At sa bawat sulok ng kanilang kulungan, sumisigaw ang kanilang mga pusong puno ng pagsisisi sa kanilang mga naging kamalian. Bakit hinayaan kong magpadala sa sa pinagbabawal na gamot? Kaya naman pala mabuhay nang wala nun. Kunting galit at pagsisisi kasi bakit pa namin ulit pinasok yung ganun? Siguro kung hindi kami gumamit, hindi ko kami makukulong. Pero kahit mahirap ang kanilang sitwasyon, humanap pa rin sila ng paraan para kahit papaano ay matuloy nila ang kanilang naudlot na relasyon. Walang imposible para sa dalawang taong tunay na nagmamahalan. Gamit ang papel at ballpen, sa love letter na lang nila idinadaan ang mga gusto nilang ibulong at pag-usapan. Alam ng dalawa, hindi pa tapos ang kanilang kwento. At sa kakaiba at bagong yugto na ito ng kanilang buhay, kahit nakakulong man ang pisikal nilang katawan sa likod ng rehas, malaya pa rin ang kanilang mga pusong nagmamahal. Kaya hindi nagdalawang isip si Joseph. Nag-propose siya kaagad kay Jennylyn sa loob mismo ng kulungan. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. So, ang face cream mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Makasigurado tayo sa isa't isa. Pero nung time po kasi na nandito na kami sa kulungan, gusto kong iparamdam sa kanya na ready na ako na magpakasal kasama siya. Sabi nga, sa hinabahaba man daw ng hearing at apila, sa kasalan pa rin ang tuloy nila. At nitong Pebrero lang, sa tulong ng mga pulis ng BJMP San Juan City, natuloy ang pinapangarap na kasalan ni Joseph at Jennylyn. Wala man sila sa harap ng altar o long aisle na lalakaran, matapang nilang ipinaglaban ang I do na inaasam. Ang nagtaas ng kilay, pwede daw ba talaga ang ganitong klaseng kasalan sa loob ng kulungan? Legal bang maituturing ang pag-iisang dibdib ng kapwa inmates na Joseph at Jennylyn? Valid po ang kasal ni na Joseph at Jennylyn. Kasi po kinasal po siya ng ating butihing mayor na si Honorable Francis Javier Zamora. Dumadaan po tayo sa tamang proseso. Kinukuhanan po muna natin sila ng mga kaukulang requirements para bago po sila maikasal. Tinutulungan po natin sila sa inisyatibo ng aming butihing warden. Then yung mga requirements po, yun lang naman po. Wala naman pong nakasa doon sa requirements na base po doon sa kinakaharap nila na kaso. Matapos ang seremonya, tapos na rin ang mga nakaw na
na sandali, balik ulit sa kanikanyang selda ang dalawa. Dito naman po sa San Juan City Jail Male Dorm, kung saan lahat ng PDL ay tinuturoan po natin sila na matuto sa mga livelihoods na tinatag ng ating WWD personnel, paggawa ng parol, paggawa ng chinelas, yung mga woodworks natin at pagpipaint para po sa paghahanda sa kanilang paglabas. At may kikitain na rin po sila para makatulong sa kanilang pamilya. Sinisigurado naman ng BJMP na may buwan ng drug test ang mga PDL na nasangkot sa kasong droga. At sa ilang taong pananatili nina Joseph at Jeneline sa selda, malaki na rin daw ang ipinagbago nila. Minsan mang napariwara sina Joseph at Jeneline. Ang love story naman daw nila ang naging dahilan kung bakit kumakatok ang pagbabago at pagsisi sa kanilang mga puso. Madilim man ang landas na nakikita nila ngayon sa loob ng kulungan. Gusto pa rin nilang maniwala sa himala ng tunay na pag-ibig dahil para sa kanila, hindi pa huli ang tunay at permanenteng pagbabago. Makeup is life para sa kanya, pero sa isang iglap, baril na ang kanyang hawak. Biro ninyo, ito ang true to life story ng isang bading na naging sundalo. Transformation ni Private Moira, reveal na. Attention na ang lahat sa nakakaaliw na kwento ng Proud Becky to Military. Nang bumulaga siya sa Miss Q&A, Queen of Multibex ng It's Showtime, marami ang naaliw kay Private Moira. Ano ang mas nakakapuyat? Ang mag-review o ang magmahal? Alam niyo ba, ladies and gentlemen, dahil meron din ako dating jowa, pero ngayon tignan niyo itsura ko! Ang pangit ng mukha na ako, ano? Mataba-mataba na, kaya mas nakakapuyat, magmahal, nakakataba! Tignan niyo! Marami ang naintriga sa beauty niya. Aakalain niyo yarn? Noy. Dati pala siyang sundalo. Talaga ba? Lumaki at nagkaisip sa barangay militar sa Nueva Ecija si Ramon Moymoy Guerrero Mangaong Jr. O ang nakilala nating si Moira, bunso sa apat na magkakapatid. Ang kanyang tatay, kuya at ate, lahat mga sundalo ng Philippine Army. Siyempre, inaasahan na ni Master Sergeant Ramon Guerrero Sr. na susunod sa kanyang serbisyo sa bayan si Moymoy na kanyang junior. Mahal ko siya, mahal dahil ginawa ko nga ang junior yan eh. Lingid sa kaalaman ng nakatatandang Ramon habang lumalaki pala itong si Moymoy, imbis na baril-barilan ang gusto, sa mga Barbie doll pala siya nahuhumaling. Moymoy! Ate! Hindi na naitago ni Moymoy ang pagiging mahinhing kumilos at naging inspirasyon niya pala ang kanyang ate Miriam na title holder sa mga beauty contest. Sana maging beauty queen rin ako. Kapag nagpa-practice sila sa bahay is parang napifeel ko na parang gusto ko rin sumali, ganun. Parang gusto kong ma-experience yung ganun, yung glitz and glamour. Pero wala sa isip ni Padir na magiging bading si Junior. Dahil nung araw, high cut palagi ang gupit niyan. Sa pagtuntong niya sa elementarya, naramdaman na niya na magkagusto sa kapwa lalaki. Nagka-crush na po ako sa lalaki. Halatang halata na ang kilos babae niya. Lumaladlad na nga si Moymoy. Pero hindi ko pinapansin. Mahilig siya sa makipagbarkada sa mga babae at saka bakla na. Napapansin na po niya yung kilos ko at parang hindi naman po siya ganun kagalit na bakla ako. Siyempre bata pa naman po ako that time. So wala pa akong gaanong sariling desisyon sa buhay. At eto na ang exciting part. Nang mag-first year college na si Moymoy sa kabanatuan, hindi na niya napigilan ang sarili na tuluyan na siyang nagladlad. Yummy! So nung tinatago ko po yung mga uniform sa school sa closet ko that time, and then one day... Ano to? Ano to? Paano? Akin po!
Ba't ka nagsusot ng ganitong palda? Ha? Ganyan po yung gusto kong suotin. Aray pa! Sumama ka sa akin! Papa, may nakakasin ako pa. Sumunta na kang magunti, ha? Nagtataka ako bakit nakapalda na siya. Nakakahiya. Pakinding-kinding ka pag naglakad ka. Ay, magtatanda ka na! Mula noon, ang tahimik nilang tahanan naging war zone na nilang mag-ama. At nakatikim na ng gulpi si Moira. Ibinaba na nga ni Padir ang batas militar. Kinornal ko yan sa kuhan. Naliligo yan eh. Sinira ko talaga yung kuhan niya. Yung damit niya dahil mayroon siyang bra, ganyan. Ay, ayaw ko yung ganun. Ano? Susunod ka pa nito? Ha? Walang magawa si Nanay Elvira kundi ang maging referee sa bakbakan. Tumisay, nihimatay ako sa pag-awat sa pananakit niya. Nakita niya nakabistida. Eh sabi ko talaga nang ganun. Eh ano pang magagawa mo? Hanggang sa dumating ang malaking dagok sa kanilang pamilya. Napatay sa ambush ang kuya ni Moira na isang sundalo. August 5, 2016, ito po ang aking kuya na si Corporal Ruel Guerrero Mangawa. Siya po ay nasawi sa isang encounter sa Davao. Siya po ay nasawi doon kalaban po ang mga teroristang NPA. Sa burol ni Corporal Ruel Guerrero Mangaong, nakilala niya ang mga kaibigan nito at kasamahan sa serbisyo at nag-alok sa kanya na ipagpatuloy ang tradisyon ng kanilang pamilya. Sobrang lungkot po yung nadaramdaman ko nung nakita ko po yung bakay ng aking kuya. Every time na uuwi siya dito sa amin, ayan, dadala siya ng durian, pasalubong, tapos kinukulit niya ako minsan na magsundalo na nga daw ako kahit ayoko nga dahil bakla nga po ako. Dinamdam ng sobra ni Moira ang pagkamatay ng kanyang kuya. Sobrang sakit po na to the point na gusto ko po siya ipaghiganti. Sumagi na rin po sa isip ko na magpumasok sa military at gawin ang lahat na makakaya ko. Napabayaan na nga niya ang kanyang pag-aaral hanggang lumuwas siya ng Maynila para maghanap ng trabaho. Pero walang tumatanggap sa kanya. Pinagpa sa Diyos na lang ni Moira ang kanyang kapalaran. Iniling ko po sa Diyos na sana bigyan niya ako ng sign kung ano ba talaga ang para sa akin. So pagising ko po kinabukasan, nakakita po ako ng mga sundalo na naglalakad sa harap po ng bahay namin. At naalala ko po syempre yung kuya ko na nagsilbi sa ating bansa. Dito na niya naramdaman na kailangan talaga niyang sundan ang legacy ni kuya at ang kanilang angka ng mga sundalo. Luha ang nagpagupit ng buhok si Moira. Sinakripisyo ko po yung buhok ko, ano? Kasi syempre kami mga Becky, love na love namin itong buhok namin. Masayang masaya. Kasi sa wakas ka ako, may lilis na siya sa kwan niya. Pagkabakla niya ka ako. Kaya bang panindigan ni Private Moira ang kanyang pagiging militar o susukuan na niya at babalik sa pagiging kontesera? Malalaman na sa pagbabalik ng Rated Corina. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. Luha ang nagpagupit ng buhok si Moira. Oh, beshi! Ito na ang new look ni Moira. Nagpakalalaki na siya. Astig! So eto na nga ako noon, si Private Ramon Guerrero Mangawang Jr. Lalaking lalaki, no? Pero tumitingin ng pailalim. Pumapasok pa rin ang pagiging bading kahit sundalo na. Actually, nagkakagusto ko sa mga ka-training ko, sa mga co-CS ko. Alam ng lahat ng nasa training na Becky ako. Kahit ang puso niya ay babae, natutuwa siya na tinatanggap na ang kahit anong kasarian sa Philippine Army. Mula sa pagiging kontesera, ay nagbago na nga ang career path ni Moira sa kanyang sariling desisyon. Kahit kumikembot at pumipilantik ang kanyang mga daliri, paano niya kinaya ang matinding hamon ng pagiging sundalo sa Philippine Army? Talagang kailangang lalaking lalaki ang kilos niya.
minsan nasisita ako ng mga officers ko, pero at the same time, parang na-entertain din sila, natatawa rin sila kapag kumikending-kending ako. Alam po nila lahat na gay ako. Tanggap po nila ako. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang picture na naka-uniforming sundalo, naaalala niya nang sumabak siya sa matinding training. Tinetest po yung endurance namin. Po push up, sit up po kami. So kahit po ganito po yung katawan ko, talagang pinush ko po yung sarili ko na makapasa po sa physical fitness test po na ito. Halos malula siya ng patiwarik na nakalambitin sa rappelling. To sa lizard rappel po, napakataas po nito. Mga nasa 100 feet po ang taas nito. Naglalambitin po kami. Aakyat po kami sa isang mataas na mataas na tower, mga nasa 100 feet po. Pinaya ko po yung lizard rappel po na yun. Yung paniniwala sa akin ng mga kabaranggay ko na kakayanin ko. Saka inisip ko rin po yung ate kong sundalo. Bakit ako po hindi ko kakayanin, di ba? Moy. Kinareer ang paghawak at pagpapaputok ng baril. At take note, aba, asintado siya. Talaga. Sa firing range, so dito po na tetest po yung aming marksmanship, yung pagiging shooters. Nung unang beses ko po mahawakan yung barrel, sobra po akong kinabahan. So nung pinutok ko po to first time, talagang hindi ko po maiwasan na mapatili. Talagang nagulat din sila sa tili ko. Mas malakas pa yung tili ko kaysa dun sa barrel. Si Private Ramon Guerrero Jr. alias Moira, napabilang sa 7th Infantry Division ng Philippine Army. Di biro-biro na kinaya niya ang pagsubok para maging ganap na sundalo. Hindi rin naman po hirap, may saya rin naman po sa loob. Lalo na kapag naliligo kaming mga magkakabatch. Dahil nakikita ko po ang kanilang mga kinabukasan. Nang mag-graduate si Moira sa Philippine Army, naging emosyonal ang kanyang tatay na retired soldier. Talagang umiyak po siya nung nakita niya ako na kaya ko pala na kahit na Becky ako, kaya ko rin palang pagdaanan yung mga pinagdaanan niyang hirap noon. Kahit ganyan yung kasarian mo, kaya mong maging isang sundalo. Pagkalipas ng 5 taon, lumabas na siya sa serbisyo. Anyari, Private Moira. Pag humaharap ako sa CR, sa salamin namin, nagpo-post-post din ako ng pagayang-ganyan. So parang namimiss ko na magsumali-sali sa beauty pageant. Napakamot na lang ng ulo si retired Master Sergeant Ramon Sr. sa desisyon ni Private Moira. Naku po, talagang sumurender na siya sa anak. Kung yan ang desisyon mo, wala akong magagawa kasi kung pipilitin kita, kako, kung may mangyari sa iyo dyan sa serbisyo, kung wala sa isip mo na talagang magserbisyo, baka may mangyari pa sa iyo ng masama. Mahal na mahal ko yan. Dahil nga sa nangyari sa kapatid niya na namatay sa labanan, baka mamatay din siya. Kailan lang ay bukod sa pagsali niya sa Miss Q&A sa It's Showtime, kung saan naging daily winner siya. Balik siya sa pagiging kontesera sa mga gay beauty pageant. Ito daw kasi ang tunay na kaligayahan niya sa buhay. Oh, madlang people, ito ang aking napanalunang crown sa nakalipas sa Miss Gayla Queen 2022 of Nueva Ecija. At eto naman ako nung sumali ako sa Miss Gay Kabanatuan 2022, which is nanalo ako as Miss Close-Up Smile. At talagang fresh na fresh ako dito, no? Pero hanggang sa huli, may hirit pa ng paalala para kay Private Moira ang kanyang mga magulang. Kakagastusan lang niya yung boyfriend. Huwag na mag-boyfriend. Ang hiling ko lang sa kanya, kahit ituloy niya yung gusto niyang marating sa buhay niya, basta huwag lang sumama sa mga masasamang kwan, sa mga masasamang bisyo, ganun, yung sa drugs. Yan ang importante sa akin, makatapos siya ng pag-aaral. Ipinagpatuloy ni Private Moira ang kursong Secondary Education Major in English. Gusto niyang maging teacher na beauty queen pa.
Iisa lang ang pinatunayan ni Private Moira. Makakaya din nating harapin gaya niya ang kahit na anong challenge sa buhay. Dahil wala sa kasarian ang sukatan ng tunay na lakas ng isang tao. Yan ay nasa puso. O diba? Sa lahat po ng mga pinagdaanan ko po sa aking buhay, na kahit anumang kasarian mo, kahit na bakla ako, kahit nilembot-lembot ako, kaya ko palang harapin lahat ng mga hamon na ito. Maging nga resilient ka, meron kang tiwala sa Diyos, lahat ng mga challenges sa buhay, makakayanan mo yan. Sabi nga, kung hindi ka man kontento sa anumang mayroon ka, kumilos ka para mahigitan mo pa. Pero sa huli, do what makes you happy. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat? Ito, tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!